Magandang umaga, mga kapatid. Amen. Praise God. Sino ang mga anak ng Diyos? Itaas ang kamay at palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. Alam niyo po, pagka tayo ay naka-facial mask, hindi natin nakikita kung ang kapatid natin ba ay masaya. Ha? Pero kung may konting pagkasingkit na yung mata, ngumingiti na siya, di po ba? Ayan. Kaya lang, kinakailangan lang talaga na tayo muna ay sumunod sa mga alituntunin. No? At mapalad tayong lahat, mga kapatid, sapagkat tayo ay nabigyan na naman ng opportunity upang magkakasama to commune with each other and to worship the Lord together. Ayan. Bagamat kakaiba talaga. Kakaiba ang paligid, kakaiba ang tanawin dito sa ating worship center. Subalit, meron isang bagay na dapat natin ipagpasalamat. Sapagkat tayo ay ginising ng Panginoon. Di po ba? And thank God for this, for the gift of life. Ayan. Tayo ba, mga kapatid, pagka mulat ng ating mga mata kanina, dahil sa lamig na nararamdaman natin, ako, pupunta kaya ako? Ang hirap kayang maligo kahit mainit na tubig. Di po ba? At kahit nagpainit ka na, nagpakulo ka na, pagbuhos mo dun sa malamig na tubig sa timba, parang kulang pa. Di ba? Kinikwento nga ni Sister Lina kanina yung may heater sila eh. Baka mamaya biglang napalakas ko sis eh, sunog naman ang balat ko. Sabi niya. Well, pagka ganitong Sunday, alam niyo po, it reminds me when I was yet a kid. At abala ang mga kapatid ko at ako na nagbibihis, binibihis kami ng mga magulang namin, kinakailangan sama-sama kaming pupunta ng church. Sapagkat I always look forward to Sunday dahil sa Sunday school ng mga bata. And meron akong natatandaang awit ng mga bata na ang sabi dito, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Tayo ba, mga kapatid, may ganun ding puso kapag ka dumarating ang Sabbath day? Amen? Kaya, let us always look forward. Huwag maging sagabal itong pandemic. Amen. Huwag maging sagabal itong lamig. Di po ba? And sabi nga ni Pastor last Sunday, we commune. Bakit meron communion? Because we have to worship the Lord together. Hindi ka pwedeng mag-worship or commune kung mag-isa ka lang, because we should be a community as a family to worship and to praise God. And as it says in Psalm 100, and may I read, shout joyfully to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful singing. Know that the Lord Himself is God. It is He who made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. For the Lord is good, His loving kindness is everlasting, and His faithfulness to all generations. Kaya ang mga kapatid, habang tayo ay magkakasama sa bulwagan na ito, sa worship center na ito, damhin natin ang presensya ng Panginoon.
Let gladness and joy be in our hearts, and let us always, until the end, feel the presence of our Lord within our midst. Amen. May we all now rise, and all together we will recite the Shema Israel. All together, hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons and shall show them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. May we all remain standing as we continue to worship and joyfully sing for the Lord through our PowerPoint. Pag-ibig mo'y inihayag doon sa kalbaryo.
May we all be seated. And let us now prepare ourselves for God's message for today. And may we call in Sister Angie for our scripture reading, after which God's word to be delivered to us by our Reverend Pastor Jess. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng anak ng Diyos. Amen. Let us open our Bibles to Romans. Romans chapter 8, verses 18 to 25. Romans 8:18 to 25. Verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Verse 22, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption as sons, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved, but hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what he already has? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. These are God's words. Amen. So, sa araw po na ito, mga kapatid, ay tatalakayin natin yung isa sa mga, hindi lamang isa sa mga, kundi sa isa, pinakamahirap na question na isettle, the problem of evil. Kahit saan ka mapunta sa buong daigdig, ito po yung problema. Halos sa buong daigdig, ito po yung problema na laging tinatanong ng maraming mga tao. Si Ravi Zacharias, siguro kung kayo familiar sa kanya, siya po ay nagka-travel around the world, nagtuturo siya. At ang kadalasang tanong sa kanya, ganito po, bakit na inaalaw ng Panginoon ang evil and sufferings sa mundo? Yan po ay isang tanong na hindi lamang po siya isang problema, kung hindi siya po ay isang mystery. So ngayon, sabi nga ni John Frame sa kanyang systematic theology, indeed, this is probably the most difficult problem in all theology. For many atheists, it is the Achilles heel of the theistic worldview. So tinitignan ng mga atheists na ito yung kahinaan natin ng mga Kristiyano. Na pag na-encounter na natin yung mga tanong ito, na parang hindi natin alam kung paano natin ito ipapaliwanag. So ngayon, mga kapatid, we have to deal with this issue very seriously, sapagkat totoo po, mga kapatid, sa mga taong naapektuhan, sa mga tao na talagang nag-suffer,
ng iba't ibang uri ng evil sa buong daigdig. Kasama na dyan, mga kapatid, yung atrocities, racism, yung inhumanity ng mga tao sa kanyang kapwa-tao. Isipin nyo, naalala nyo, nabalita nung nakaraang taon yung isang dalagita na ni-rape, tapos tinalupan pa yung mukha niya, di ba? At yung babae ni-rape, tapos tinagtad pa. Grabing evil eh, no? Talagang halos sa buong daigdig nangyayari yung iba't ibang klase ng krimen, kasamaan ng tao. Long story of oppression, torture, tyranny, murder, greed, lust, at napakarami pang iba. Kasama pa doon, bukod pa doon, mga kapatid, yung tinatawag na mga deformities sa panganganak ng tao, o yung mga deformities sa mga sakit na dala ng sakit karamdaman. Bukod pa doon, yung mga natural disasters, yung mga calamities. Lahat ng ito ay isang napakalaking katanungan. Napapaano yung Diyos na buong a loving God na inaalaw niya yung mga ganong bagay na mangyari sa balat ng lupa. Okay, kaya nga tayo na mga Kristiyano, kinakailangan maging maingat din tayo sa pagdi-deal nito, sapagkat evil is real. Evil is ugly. Totoo yun. Kung tayo ang nakaranas nun, talagang napakahirap sa mga sitwasyong ganito. So ngayon, mga kapatid, ang problem ay ginagamit ng mga naturalist o kaya tinatawag na atheist itong mga issue na ito upang kasuhan ang Diyos. The unbelieving took opportunity and uses the existence of evil, the suffering and evil which we see all around the world, as a case against the existence of God, questioning both His omnipotence and benevolence. At ganun din tayo, mga kapatid, dahil tayo ay mga Bible-believing Christians, kina-challenge din yung ating position at kina-charge nila tayo ng tinatawag na logical incoherence to their belief in the goodness and omnipotence of God. So syempre, sinasabi natin, God is good. God is all-powerful. And yet, bakit nag-i-exist ang evil? So kina-challenge nila tayo. So ngayon, mga kapatid, paano natin haharapin, paano natin sasagutin ang mga bagay na ito? Okay, so si David Hume, yung 18th century na Scottish philosopher, meron siyang ni-raise na problem. Sabi niya, if God is willing to prevent evil but not evil, then He is impotent. Sabing gano'n na willing siya. Ang Diyos ay willing, pero parang hindi niya namang kaya. So, lumalabas na parang hindi siya all-powerful God. Pangalawa, kung able naman siya but not willing, then, may problema tayo dun sa issue ng goodness ng Diyos. Willing pala siya eh. Di ba? Able naman siya, pero hindi siya willing. So nakita po natin yung problem, yung reality, yung problema na nire-raise nila against Christianity. Sabi niya, finally, if he both able and willing, then, bakit nag-i-exist pa rin yung evil?
So itong argument ni David Hume ay umahan ito ng maraming sa mga hanay ng mga hindi nanampalataya sa Diyos, lalong pinalakas yung kanilang mga posisyon. So ngayon mga kapatid, tayo as Christian, tatandaan natin, we have to equip ourselves with the Word of God. Kasi yun lang ang tanging sangdata na po pwede nating ipang counter sa mga any speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God. We are taking every thought captive to the obedience of Christ. So, tatandaan po natin, ang problema ng mga atheist ay merong tinatawag na suppression of the truth. Ang problem ng mga atheist ay hindi yung dahil sa kula, hindi nila maintindihan, kung hindi they suppress the truth. Kaya gaya ng sinasabi sa Romans chapter 1 verse 18 to 20, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Because that which is known about God is evident within them." Malinaw ang mga bagay na patungkol sa Panginoon. "For God made it evident to them. For since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so they are without excuse." So nakikita po natin mga kapatid sa talatang ito, ang existence ng Panginoon is obvious sa lahat ng bagay na nakikita sa balat ng lupa. Kahit na ang universe itself ay sufficient na na ground to explain the existence of God. So ang problem mga kapatid ay hindi yung kulang sa kaalaman, kung hindi yung moral suppression sa mga katotohanan na pinahayag ng Panginoon. Kaya they are without excuse. So i-establish po natin ang ilang mahalagang katotohanan tungkol po sa ating Panginoon. Una, God is not the author of evil. Establish po natin yung katotohanan ito. Sabi nga po ng Psalms chapter 5 verse 4, "For you are not a God who takes pleasure in wickedness. No evil dwells with you." And in Habakkuk chapter 1 verse 13, "Your eyes are too pure to look on evil, and you cannot tolerate wickedness." And in Job chapter 34 verse 10 to 12, "Far be it from God to do wickedness, and from the Almighty to do wrong. For He pays a man according to his work, and makes him find it according to his way. Surely, God will act wickedly, and the Almighty will not pervert justice." So, yun muna yung ating establish mga kapatid. Ang Diyos, hindi po siya ang author ng evil. Maging malinaw po sa ating lahat yan. Kaya nga, pero God has a morally sufficient reason kung bakit nag-e-exist ang evil. Kung bakit man niya inalaw, merong reason ang Panginoong Diyos. Amen? Tatandaan po natin, God is a righteous God. God is holy. All His ways are true.
So ngayon mga kapatid, kaya nga, kapag inalaw niya ang evil, ibig sabihin, he has a sufficient reason, a moral sufficient reason. Who has spoken and it came to pass, unless the Lord has commanded it? Amen po ba? Meron bang bagay na dumarating sa mundong ito nang hindi saklaw ng kapangyarihan ng Panginoon? It is not from the mouth of the Most High that good and evil come. But not, He is not the author of sin. He is not the author of evil. Amen. So we have to reconcile itong mga katotohanan ito. Another word from Amos is a trumpet blown in a city and the people are not afraid. Does disaster come to a city unless the Lord has done it? Amen? Meron ba, sino bang may control ng disaster? So ang tawag natin sa disaster is evil. Pero ang sabi ng Biblia, darating ba ang yung disaster ng hindi ang Diyos ang nagpaintulot nun? For the Lord God does nothing without revealing His secrets to His servants, the prophets. Pangatlo, the Lord hath made all things for Himself, yes, even the wicked for the day of evil. Kaya nga ang sabi ko sa inyo mga kapatid kanina, ang issue ng problem of evil and suffering is more than a problem. It is a mystery na ma-exhaust ang lahat ng ating paliwanag, pero ang kabuuan ng mga katotohanan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos na tanging siya lang ang nakakaalam kung bakit. Tayo limited lang ang kaya natin explain. Pag nagsuffer ang isang tao, maaaring sabihin mo, judgment yan. O kaya itong pandemic na to, judgment ng Diyos yan. Limited lang ba talaga sa doon ang paliwanag? Or si God, marami siyang reason. He has a moral, sufficient reason for everything. Sa Isaiah 45, sinabi niya, I am God, and there is no other besides me. There is no God. I equip you, though you do not know me, that people may know from the rising of the sun and from the west, and there is none besides me. Ang ibig pong sabihin ng talatang ito, mayroon pa bang ibang nag-govern ng affairs ng mankind? Mayroon pa bang ibang nakapangyayari sa balat ng lupa other than God? Wala na eh. Siya lang yon. Sa Kanya lang nagmumulang lahat ng bagay. I am the Lord and there is no other. I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. I am the Lord who does all these things. Kaya nga nung si Job ay nag-suffer, multiple ang reason, marami mga reason behind. Not even tayo na mga Kristiyano, may mga bagay lang tayong na-explain kung bakit si Job ay nag-suffer. Pero the rest remains a mystery. But evil is not a disruption sa plano ng Panginoon. Katandaan po natin.
It is not a disruption. Instead, it is part of God's plan. Ang lahat ng bagay ay binalangkas na ni God from the very beginning. Na tanging siya lang nakakaalam ng purpose and meaning. Kaya nga, tignan ninyo si Abraham. Tignan ninyo si Job na nag-suffer. Tignan ninyo si Joseph na nag-suffer sa kamay ng kanyang mga kapatid. Binenta si slaves. Na-accused. Nag-suffer ng injustices. Pero ano ang ending ng lahat ng bagay na yun? Amen? Kitang-kita natin sa kwento ni Joseph at ito yung kanyang conclusion sa Genesis 50 verse 20. Sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good." Amen? Nakita niyo yung purpose ng Panginoon, no? Kahanga-hanga. Maaaring evil yung intention mga kapatid niya, pero kay God, for good. Kasi, in order to bring about this present result, to preserve many people alive. Lumalabas na si Joseph ay pinagpaunalan ng Panginoon doon sa Egypt upang i-prepare yung salvation para sa kanyang mga kababayan. Mahirap matarok eh. Kaya nga it is a mystery. Na unless na ang tao ay tumingin sa meaning and purpose ng Panginoon, doon mo lang magkakaroon ng liwanag. Ang unbeliever, hindi sila tumitingin sa meaning and purpose. Pero tayo na mga hinirang ng Panginoon, we always look doon kung bakit nangyari yon. Alam natin, may mga bagay na naintindihan tayo, but the rest, iwan natin sa Panginoon. Bakit tayo nagkakaroon? Bakit yung ibang mga kapatiran nagsasuffer ng karamdaman? Bakit yung iba nawawala ng trabaho? Bakit yung iba na-stroke? Diba? Meron pa nga yung missionary na talagang faithfully nagsiserve sa Panginoon and then ni-rape yung kanyang asawa. Diba? Ang dami mga tanong na kahihirap sagutin. Bakit nangyayari yun? Bakit inaalaw ni God yun? Despite na mga pangako ng Diyos na iingatan niya tayo, poprotektahan niya tayo. It remains a mystery. Pero, ang lahat ng iyon, hindi man natin maintindihan ngayon, darating ang time, maintindihan natin. Katulad ni Joseph, lumipas sa mga panahon, inalaw ni God na dumaan siya sa napakaraming ordeal ng buhay. Biro mo, nakulong pa siya. Diba? Pero hindi siya pinabayaan ng Panginoong Diyos, sinustain siya ng Panginoon sa mga panahong iyon. Yun pala in the end, gagawin lang siyang isa sa mga powerful na tao sa Egypt para sa kaligtasan ng maraming tao. Ang laging purpose ng Panginoon is salvation. Kaya nga ang sabi nga sa Romans chapter 8, all things work together for good to them that love God and called for His purpose. Kulang yung ating pangunawa na kahit na ipaliwanag ng Panginoon sa atin, hindi pa rin natin maintindihan. Amen. Yun ang nangyari kay Jesus. It is the greatest evil. Amen? Matuwid siya eh. Matuwid siya. Wala siyang ginawang masama sa kanyang kababayan.
Ginawan siya ng evil. And yet, lahat ng iyon ay bahagi ng mga itinakda ng Panginoong Diyos. Diba? To do whatever your hand and your purpose predestined to occur. And in Acts chapter 2, this man delivered by the predetermined plan and foreknowledge of God, he nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. Kaya nga kung tayo ay nagsasuffer, mga kapatid, lagi tayong tumingin sa Panginoong Jesus. Sa mundong ito, talagang bahagi ang sufferings. Naalala ko nga eh, may nagtanong kay R.C. Sproul, bakit ang daming suffering sa buong daigdig? Alam mo ang sagot ni R.C. Sproul? Why not? Di ba nakakagulat na sagot yun? Why not? Ginawa ni God ang mundong ito, maayos lahat, ibinigay sa tao, pinagkatiwala sa tao, ang ginawa ng tao, sinalaula natin ang daigdig eh. And then, dumating na ang mga sufferings and then we complain. Sinisisi pa natin si God, bakit nagkaganito? Nakalimutan natin tumingin sa ating mga sarili kung bakit may ganitong mga evil na nangyari sa mundo. Sino may kagagawa niyan? Si God? Pagbibintangan natin si God? Or, si God, despite na nag-fail tayo, tinutulungan pa rin tayo ng Panginoon. Sinusustain niya pa rin tayo sa mga panahon na talaga ang mundong ito, kung wala ang Panginoon, totally na ito madedestroy eh. Kung wala ang Panginoon. Kaya nga, sabi nga sa Isaiah chapter 45, woe to him who quarrel with him who formed him. A pot among earthen pots. Does the clay say to him who forms it, what are you doing? Pwede ba natin sabihin sa Diyos yun? Lord, bakit ganito? Ba't ganito ginagawa mo? Pwede mo ba sabihin yun sa Panginoon? Or sabihin mo sa Kanya, Lord, mukhang mali yata yung disenyo mo ah. Mali yata yung pagkakagawa mo ng ganito. Bakit may defect? Parang may defect itong ano mo. All His ways are perfect. Woe to him who say to a father, what are you begetting? Or to a woman, to what are you giving birth? We have no right to question God. Ang Panginoon ay naging mabuti sa atin. Parehas niyang pinapasikat at pinapalubog ang ulan. Parehas niyang pinapaulan sa masama at sa mabuti. So ngayon ang problema, mga kapatid, tayo ay kinakasuhan ng mga atheists na incoherency. Ibig sabihin, illogical na tayo ay maniwala na mayroong Diyos. Kasi yan ang kailang mga ang main argument nila. Dahil may exist ang existence ng evil, ibig sabihin walang Diyos. Kasi wala naman siyang magawa. Pag may mga nire-rape, pag mga pinapatay, wala daw siyang ginagawa. So therefore, there is no God. Pero sa mga Kristiyano, mga kapatid, eh, walang conflict doon eh. Yes, God is all-powerful. He is completely powerful. Amen po ba? God is completely good. Siya lang ang mabuti, wala ng iba. Evil exists in the world. May problema ba tayo doon? Wala. Walang contradictory sa mga statement na ito. Para sa mga Bible-believing Christians, there are no contradictions or logical inconsistencies in these statements.
They are all in the Bible. Evil begins when man falls into sin. Amen. Moral evil, sickness, diseases, natural disasters, etc., etc. Bakit nagkaroon ng mga bagay na to? Nag-umpisa ito sa kasalanan ng tao. Kaya saan nagmula ang evil? Galing ba kay God? No! Nung ginawa ni God ang daigdig, walang defect ang daigdig. Evil was not part of original creation. It was the ugly result of man's rebellion against God. Doon nag-umpisa yung evil. It is a disruption ng relationship sa Diyos. Amen? Evil is a disruption of relationship between Creator and man and between man and his fellow men. Doon nag-start ang evil. Tao ang may kaagawan niyan. Siya yung nagpapasok ng disaster. Tayo ang walang ibang sisihin kung bakit merong ganitong suffering sa mundong ito. Sa Genesis chapter 3, alam naman po ninyong lahat ang account na ito. Dito nag-umpisa ang lahat. The fall of man. Amen? Adam's disobedience resulted in the complete disruption of his will and nature. Hindi lamang simpleng pagpitas ng prutas yung kasalanan ni Adam. Yung kanyang kasalanan, yung kanyang rebellion, yung kanyang disobedience ay nag-lead sa corruption ng kanyang moral, ng kanyang will, at ng kanyang buong nature, ng kanyang pagkatao. Kinurap ng kasalanan ang lahat sa buhay ng tao. And his moral evil is passed down to all his descendants. Naipasa yung corruption ni Adam. Kaya nakita po ninyo from Adam up to Noah, grabe yung moral corruption, yung moral decay. Kaya nga mga kapatid, sa Genesis chapter 6 verse 5 to 7, then the Lord saw the wickedness of man was great on earth, and that every intent of thoughts of his heart was only evil continually. Kita nyo, grabe, yung simpleng pagpitas lang yun eh. Hindi po yung simple. Na-corrupt at naipasa yung corruption ng nature sa lahat ng kanyang descendants. Na dumating ang extent ng time na lahat na ng every thought and intent of his heart was evil continually magpahanggang ngayon. Anong pinag-iba ng generation ngayon doon sa may panahon nila Noah? Kailan tayo kaya pa tayo nag-exist ngayon? Dahil sa mercy ng Diyos eh. Dahil sa mga pangako niya eh. The Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, from man to animals, to creeping things, and to birds of the sky.
For I am sorry that I have made them. Ganun po katindi yung corruption sa pagkatao ng tao at kung paano ito lumaganap sa buong daigdig. Kaya nga sabi niya kay Adam, nung ginad siya ng Panginoon, and to Adam he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Curse is the ground because of you. Through painful toil you will eat of it and all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you have taken, from dust you are, and to dust you will return. So, yung curse sa ground ay hindi lang yung ground itself ang kinurse ng Panginoon. The whole creation, kasama ang lahat, pati mga animals na apektuhan sa pagfall ng tao, naging wild ang mga hayop, pati ang weather, lahat ng iyon ay kasama sa fall of man. Kaya nga, natural evil stems from moral evil. Dapat po nating maintindihan ito, mga kapatid. Doon siya nagsanga sa moral corruption ng tao. Yan lang po ang tanging paliwanag. Alam niyo, mga kapatid, ano, kung aalisin natin si God sa equation, kung bakit merong evil, mawawala ng saysayang lahat ng bagay. Sapagkat si God lang ang nag-define ng what is good and what is evil. Kaya pag tinanggal mo si God, ano pa ang basis mo to explain kung anong mga bagay na nangyayari? And more specifically, from sinful act of Adam in Genesis. Kaya nga, para sa mga hindi naniniwala sa Diyos, kasi pag sinabi mong evil, bakit mo nasabing evil yun eh? What is your standard? Amen? Sa may Bible, malinaw eh. Si God, dinify niya what is good and what is evil. Eh, ang atheist, bakit mo nasabing may evil? So, ibig sabihin, niniwala kang merong good. Kasi paano masasabing evil kung wala yung good? Amen. By what standard does the unbeliever determine what counts as good so that evil is accordingly defined or identified? Kaya nga sa atin ang Biblia ay binigay ng Panginoon eh, para malaman mo kung ano yung evil, what is good and what is evil eh. Malinaw yan sa mga Kristiyano. Ang atheist, what is their basis? Eh, ang sabi nila, tayo, galing lang tayo sa mga electrons lang tayo, bacteria lang tayo, ganito lang tayo. Meron bang morality yung ganon? Anong alam nila tungkol sa good and evil? Kung pagbabasihan mo yung mga teorya ng mga atheist, normal lang daw, sabi nga ni Richard Dawkins eh, normal lang daw na magkasakitan yung mga genes kasi wala namang talagang ano yan eh, walang morality. Kaya nga naalala ko yung debate noon nila Jeff Durbin tsaka nung atheist eh. Sabi ni Jeff Durbin sa kanya, what's wrong with rape? Kung tayo, stardust lang tayo, galing lang tayo dun sa explosion lang ng Big Bang. What's wrong with rape? Amen?
So, ang pagpumasok ka kasi sa issue ng good and evil, we are talking about morality. And if you talk about morality, you are talking about yung moral law. Amen. What are the presuppositions in terms of which the unbeliever makes any moral judgments whatsoever? Kaya nga, dapat maging malinaw ito sa ating lahat, mga kapatid. Maging malinaw ito na pag may nagtatanong tungkol sa mga issue na ito, nasasabihin na merong ang hindi nag-exist ang Panginoon dahil sa existence ng evil. Bakit yung nasabing may evil? Anong basis mo ng iyong moral judgments? Kasi you are talking about morality. Sa may Bible, ang linaw. Bakit sinabi, bakit merong love? Bakit merong mercy? Bakit ang patience is good? Kasi sinabi ng Panginoon eh. In the other hand, bakit masama ang murder? Ang infidelity? Ang theft? Disobedience? Homosexuality? Bakit? Sinabi ng Diyos eh. Ang linaw. Precise, define ni God. And then ang atheist, paano niya sabihin yun? Anong basis nila? Amen? Ito po si Rabbi Zacharias, may nagtanong sa kanya minsan, sabi niya, there cannot be a God because there is too much evil in the world. Sabi ni Rabbi Zacharias sa kanya, when you say there's too much evil in this world, you assume there's good. When you assume there's good, you assume there's such a thing as a moral law on the basis of which to differentiate between good and evil. But if you assume a moral law, you must posit a moral lawgiver. But that's who you're trying to disprove and not prove. Because if there is no moral lawgiver, there is no moral law. If there is no moral law, there is no good. And if there is no good, there is no evil. At ang kanyang final na tanong, what is your question? Amen. Babalik sa kanila eh. Babalik sa kanila. It is a moral question. It is a moral issue. Pag sinabi nilang merong evil o merong good. Okay. So, kaya nga, sa mga atheist, dalawa lang ang babagsakan nila. Either na they believe morality is subjective or they believe it non-existent. Pag sinabi nilang ang morality is subjective, then lumalabas mga kapatid na kanyang-kanyang opinion lang. Yung pong ibig sabihin ng subjective. Na whatever evokes public or individual's approval. So hindi po ganun ano ang isang standard. Sa may Bible, mayroong tinatawag na moral standards of what is good and what is evil. Bakit masama? Bakit sa mga Kristiyano dito sa Pilipinas, masama yung pagpatay
At ganun din sa mga kapatid natin sa ibang mga bansa. Bakit pare-parehas? Kasi isa lang yung moral standards na umiiral sa ating lahat base sa utos ng Panginoon. Hindi nakabase sa atin. Hindi tayo yung mag-dictate kung ano yung... Ito, para sa akin, ito'y mabuti. Ito, para sa akin, ito'y masama. Hindi po ganun. That is subjective. If morality is non-existent, then logically, atheists cannot judge God as being good or evil. Totoo yun eh. So, it turns out to be, ito po ang, hindi po, kasi pinapasa nila na ang problema para bang mahihirapan daw tayong ipaliwanag ito. Pero sa totoo lang, lumalabas na sila yung mahihirapan magpaliwanag nito kasi anong basis mo? Sila may problema rito. Kaya nga, in order to use the argument from evil against the Christian worldview, he must first be able to show that his judgments about the existence of evil are meaningful, which is precisely what his unbelieving worldview is unable to do. Pagdating dyan, hirap na silang ipaliwanag yan. Kasi wala naman talaga silang basis eh. Actually, ang mga unbeliever, nanghihiram lang sa Kristiyano ng worldview. Tapos yun yung kinagamit niya pang laban sa atin. Pero ano ba ang mga hindi ginaya ng unbeliever sa atin? Magpahanggang ngayon, ginagaya nila lahat sa atin eh. Pati mga sa tating amen, God bless you, ginagaya nila lahat eh. Pati kanta natin, ginagaya nila lahat eh. Anything na parang, uy, ganda to ah. Gagayahin nila yun, pero tanggalin nila si God. Gayahin nila lahat. Sa atin lang nila kinopya yung what is good and what is evil. And then palalabasin nila na parang silang may oath, ano nun. So, bakit merong suffering sa mundo? Suffering is tied directly to sin. Man sinned and brought about his own destruction. Amen? The purpose of sufferings is ultimately to point us toward one who can take away our sufferings once and for all, and that is Jesus Christ. Siya lang ang pag-asa nating lahat. Actually, alam nyo ba, kaya nga si Jesus nagkatawang tao, isa ito sa major reason. Napakaraming reason kung bakit ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao. Isa rito ay yung para i-reverse yung error na committed ng tao. Yung pagpasok ng sufferings. Kaya nga si Christ, grabe yung suffering siya sa cross eh. To solve once and for all the problem of man, yung sufferings. Nag-suffer siya ng evil sa kamay ng kanyang mga nilikha. To put an end to the sufferings of man. Yan ay integral part of the gospel ng ating Panginoong Jesus. Kasama sa gospel, yung freedom natin from sufferings. Kaya nga kung tayong lahat ngayon, mga kapatid, ay nakikiisa sa mga sufferings ng Panginoong Yesus sa mundong ito, darating ang time sa Book of Revelation, ipinakita niya, darating ang time na papahirin niya na ang ating mga luha. It is a picture of the removal, a complete removal ng sufferings sa buhay natin na dala-dala ng ating kasalanan. Amen? That is part of the gospel. Kaya nga gaya doon sa binasa natin kanina, for I consider that sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory to be revealed to us.
Amen. Nagsasuffer ang mga tao, even Christians nagsasuffer. Either poverty, sickness, abuses, maraming klaseng sufferings. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang ebanghelyo, hindi yun po pwedeng ikumpara pag dumating na yung time na i-glorify niya na tayo. It is far beyond comparison. Parang yung babaeng manganganak. May pain siya. Yes. Habang binibear niya ang baby hanggang sa mailuwal niya. Pag nailuwal na ang baby, wala na yung mga pains na yun. May end ang sufferings kung papaanong meron siyang beginning. Kailan ang beginning ng mga sufferings ng tao? Nung nag-fall ang tao sa kasalanan. Pero sa redemption ng Panginoon, sa completion ng ebanghelyo ng Panginoong Yesus, tatanggalin niya na rin yung sufferings of men. For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God. Naghihintay ang buong creation sa redemption natin. Kasi tayo ang nagdala sa mundong ito ng sufferings eh. Pati mga hayop na damay sa atin, yung kalikasan na damay sa atin. Kaya hinihintay din nila yung redemption natin, yung total na reversal ng curse. Pati sila rin lalaya. Kaya sabi sa may gospel ng Panginoon, for the creation was subjected to futility. Not willingly, but because of Him who subjected it. Sino nag-subject doon? Si God. Talagang sinabi ng Panginoon na pati yung ground ay mag-suffer kasama ni Adam. Yung area ng kanyang dominion. In hope that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. Nakita nyo, naka-tie up ang creation at saka tayo. Ang pinakahihintay-hintay na lang talaga yung pagbabalik ng Panginoong Yesus, yung glorification ng mga saints. Kaya nga, iyon yung pinaka-abang-abangan natin lahat. Iyon yung pinaka-climax ng ating pananampalataya. Yung resurrection from the dead, iyan yung pinakahihintay-hintay ng buong daigdig. For we know that the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together until now. Amen. But darating ang time, lahat ay mapapalaya na. Darating ang time, ayon sa ebanghelyo ng Panginoon, lahat ng mga tears natin, ng sufferings, ay papahiri na ng Panginoon. Amen. Kaya nga, it remains a mystery. God not always provide an explanation to human beings for evil which they experience or observe. Kasi may mga bagay na para lamang sa Panginoon. You might not be able to understand God's wise and mysterious ways, even if He told us, sabi nga ng Panginoon, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Mahirap maintindihan kahit na ipaliwanag ng Panginoon, hindi kayang ma-digest ang ating pag-iisip. Merong tamang timing ang Panginoon sa lahat ng bagay. Nevertheless, the fact remains that He has not told us why misery and sufferings and injustice are part of His plan for history and for our individual lives. Basta manalig tayo sa Panginoon,
sa kanyang ebanghelyo, ang gawin natin ngayon mga kapatid, makishare tayo ayon sa Philippians chapter 1 sa sufferings na inordain ng Diyos sa atin. Part ang sufferings po mga kapatid ay part ng ating calling. To endure yung sufferings, sharing the sufferings of Christ. Amen? For it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Kung papaanong si Christ ay nag-suffer sa, ng evil sa kamay ng mga tao, tayo rin. I-bear natin yon sa tulong ng Panginoon, sa biyaya niya. I-bear natin yon. Amen? Hanggang sa panahon na ang lahat ay i-reverse na ng Panginoon. Kaya nga yung sinabi niya, I will make all things new. Sa Book of Revelation, iyan ang pinaka-grand climax. I will make all things new. Nang sa ganon, makita ng tao kung gaano yung extent, yung damage na created by the fall of man. Yung disobedience, kung gaano ito kabagsik. Hindi simpleng bagay yung kasalanan ni Adam. Grabe yung havoc na dinala nito sa buong creation. The Christian must understand that to live a life for Christ is to also endure suffering. Sangayon po ba kayo doon mga kapatid? Diba? Nagsasuffer tayo minsan sa mga tao sa paligid natin, sa mga office mate mo, nagsasuffer tayo sa mga nila, sa mga abuses ng mga nasa authorities. Endure natin yun. But that suffering is only for a time and can be faced through the empowering of the Holy Spirit. Kaya nga tinutulungan tayo ng Holy Spirit eh. If a person believes that following Christ means living with constant health, wealth, and pleasure, then he or she will be rocked to the core when trials, troubles, and tribulations come upon them. Diba marami mga Kristiyano, akala niya sa Panginoon eh, puro positive na lang. Magugulat siya sa katotohanan kasi part iyon, ang suffering is part of this fallen world because of our sins. Ultimately, the key to enduring suffering is a right understanding of and reliance on God. Kaya nga mapalad tayo, tayo man na mga natuturuan sa Panginoon. We have the right understanding. Binigyan tayo ng tamang pagkaunawa ng Panginoon kung paano natin haharapin ang lahat ng bagay. Amen? So, purihin po ang Panginoon at tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Purihin ka, Ama. Salamat po, O Lord, sa iyong ebanghelyo. May mga bagay, O Lord, na kahirap naming maintindihan sapagkat kami mga tao lamang at kami mga makasalanan, Panginoon. Pero Lord, dahil sa iyong masaganang habag, tinutulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan namin at sa tulong ng Espiritu Santo na makita po namin kung ano ang mga bagay na nangyayari sa daigdig nito in the light of your gospel. Panginoon, salamat po sa iyong mga admonitions, sa iyong mga encouragement, sa iyong mga promises na bagamat dumadaan kami rito sa mundong ito na ang daming mga sufferings, daming evil, and yet, Panginoong Diyos, pinuno mo kami ng iyong mga promises na ikaw ay isa sa amin at kami alalalayan mo, Panginoong Diyos, at kami ay bibigyan mo ng kalakasan at kami lulukuban mo ng iyong malabay na pakpak. Salamat, Panginoong Diyos,
na kahit Panginoong Diyos na mayroong pandemic, O Lord, Ikaw pa rin ang Panginoon ng aming kalasag. Ikaw pa rin ang matibay naming muog. Ikaw pa rin, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kalakasan sa bawat araw na ma-endure ang lahat ng bagay. Ikaw pa rin ang nagsusustain sa amin sa araw-araw, sa aming mga anak, sa aming mga trabaho. Ikaw, Panginoong Diyos, hindi ka kailanman, hindi ka nagkukulang sa iyong mga pangako. Salamat, O Lord, at sa taong ito, sa year 2021, Ama, dalangin ko, lagi mo pong hawakan ang aming mga kamay, ang aming mga pamilya, ang aming mga hanap buhay, ang aming mga kalusugan. Lord, we hope, Panginoon, sa iyong ebanghelyo, ang pagbabalik ng Panginoong Yesus, na kung saan, O Lord, papawiin mo na ang lahat ng aming mga luha, at tatanggalin mo na ang lahat ng aming mga sufferings, O God. Kaya nga, Ikaw lang ang tangi naming pag-asa. Sa iyo kami humihingi ng tulong at sa iyo kami laging titingin sapagkat Ikaw lang ang aming kagalingan. Ikaw lang ang aming kalakasan at tanging pag-asa sa kinabukasan. Ang lahat ng nananalig sa iyo ay mayroong kinabukasan. Salamat, Panginoong Diyos. Sa araw na ito, sambahin ang banal mong pangalan. Luwalhatiin ka, Ama. In Jesus' name, Amen. Hindi nawa maging sagabal sa atin ang anumang mga sufferings. Pagkus, with open arms and with open hearts, we should always thank the Lord because it is on this way that He gives us the strength to go on and to worship Him in our lives. Ngayon mga kapatid, atin na pong i-prepare ang ating mga tithes and offerings para sa kingdom ng Panginoon. And may we call in Sister Rosie. Rosie Juan to lead us in our offertory prayer. And may we first all rise to sing our offertory song as we go on giving our offerings and tithes. Sudiranin man lagi kang aaw.
Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan sat intay agkararag. Amaming ada sa dilangit, ati kami manin apo, iti sangwanam nga si papakumbaba kami. Agyaman kami unay, dagiti sursurong, nga kanayon kang adat ditang mangpalpalagip kada kami. Uray anya ti sasaaden mi adda kalatang manggabgabay kanayon kada kami. Adda kami man iti karigatan wenno iti naluwag. Si kalata apo iti umay mang tartarabay akanayon kada kami. Agyaman kami unay king kadagit nga parabor mo kada kami. Lord, dawdawatin mi manin itang agsapa. Sapay kuma, Diyos Ama, rawatin dagiti bilang pagpasalamat mi king ka na kaaya-aya iti matang mo. Awatin kuma, usaranti unig ti iglesia mi. Lord, daw-dawatin mi pay. Han na kami baybayan. Bindisyonan na kami akanayon, Apo. Iliklik na kami, Apo. Dakiti agrara-ira ng saksakit. Tapno kasta, at da kami lata akanayon ng may igdaydayaw king ka. Han na kami baybayan, Apo. Salakniban na kami akanayon. Kastamit dagiti anak mi, Apo. Kindagiti kakabsat mi. Nga hanga nakaumay, umay agdayaw king ka, si kamit apo ti umay mangiliklik kadakwada. Bantayam apo, dawatin mi ti Holy Spirit mo, nga iso ti manggabay akanayon kada kami. Dagitoy apo ti umay maidaw-dawat king ka, itinaga na po mi Jesus. Amen. Sa tuwing linggo, nakikita natin ang presence ng mga adult members at hindi natin namamasdan yung ating mga anak, yung mga bata, yung mga youth
nakasama sa ating worship. Kaya huwag natin silang kakalimutan sa tuwing Linggo na tayo ay nagkakatipon-tipon. At sa pamamagitan ng pagdilid ng prayer sa atin ni Sister Iya, prayer for the next generation, isama po natin ang mga bagong panganak na babies at ang mga babies na parating na naway maging maayos din ang buhay ng bawat isa. Sister Iya. Amen. Purihin ang Panginoon. At atin nga pong alalahanin ang ating mga anak sa araw na ito at ipanalangin sila. At alam natin na ang Diyos ang siyang gumagabay sa kanila. Amen. Kahit na hindi po natin na sila nakakasama, we believe that God is also holding them at all times. Amen. So let us pray. Hallelujah. Panginoon, ang bawat bata, ang bawat buhay ay galing sa iyo. It is your gift, O God, sabi mo sa iyong mga salita. At sa iyo, Panginoon, ang aming mga henerasyon ay amin pong ipinagkakatiwala sapagkat alam namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na siyang may hawak ng bawat buhay. Panginoon, dinadalangin namin sa araw na ito, alalahanin mo, Panginoon, ang mga kabataan, ang mga bata na yung ipinagkatiwala sa iglesyang ito. Bagamat, Panginoon, hindi namin sila nakakasama sa mga panahong ito, alam namin, Lord, na ang purposes mo ay lagi pa rin siyang mananaig, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. We believe, O God, that you are able to protect them and to save them. Father, we thank you for thy goodness, for thy loving kindness, O Lord. And I also pray for us parents, kami Panginoon na hinirang mo na maging mga magulang sa mga batang ito. Na kami man din, O Diyos, ay patuloy mo kaming gabayan, turuan, Panginoon, sa iyong mga ways, O Lord, that we may be able to teach also our children. Ikaw ang Diyos ng aming mga henerasyon. Ikaw ang Diyos namin, Panginoon. Wala na pong iba. Kaya nga, Panginoon, ikaw ang aming pinupuri at sinasamba sa bawat buhay, sa bawat anak na ipinagkakaloob mo sa iglesyang ito, at sa mga darating pang mga sanggol, O Lord God. Alam namin, Panginoon, na ikaw, O Lord God, ang magtatakda ng kanilang magandang kinabukasan. That they will always be the head and not the tail, as you have promised. That they will be like olive groves, O Lord, na laging may bunga, panahon man o hindi ng panahon ng kanilang pagbubunga. Father, we pray, because you are our God, you are able to do great things in every life, O Lord, na tinawag mo sa iglesyang ito. Panginoon, ikaw ang aming Diyos, ang aming sandigan. You are the lifter of our heads, the very present help in times of our trouble. You are our God. And you, Father God, ang Diyos na buhay, na siyang tumutulong sa lahat sa amin, Panginoon. Sa aming mga kahinaan, you carry us, O Father. In our sicknesses, you heal us, O Lord. In our prayers, you hear us, O Lord. Father, we thank Thee. We thank you, Lord. Wala po kaming ikaw lang, Panginoon. You are the only hope that we have, O Lord. Wala na pong iba. You are our hope, our future. You are our strong tower, our deliverer. Thank you, Father. Ikaw ang Diyos ng iglesyang ito at ng bawat buhay na tinawag mo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. We praise you, Father God, and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen.
for our announcements. We are glad to inform you that the Youth Fellowship has already started last Friday. Praise God. There were youth who attended the fellowship, and may they also continue to nurture the relationship with God through this fellowship. And we also have our midweek service on Wednesdays. And may we just be informed, no, if there are changes. Let us resort to our ICC Facebook account kapag kami mga changes sa ating schedules, no, sa ating Bible study or worships. And for our servants on call, for next Sunday, our presider will be Sister Gina Morales. Our scripture reader will be Brother Andy Sunga. Our offertory prayer will be Sister Ami Madara. And prayer for the next generation will be Sister Nelia Abuso. Please take note. And for our final songs of worship, may we all rise and be guided by our PowerPoint, after which the benediction of our Reverend Pastor Jess.
Tayo po ay manalangin. Ama, maraming pong salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming kalakasan, ang sandigan, ang pag-asa, ang kapayapaan, ang kinabukasan ng aming pamilya. Sa iyo lahat, Panginoong Diyos, na sa iyo mapagpalang kamay. Kaya naming harapin ng bawat taon, bawat bukas, sapagkat ikaw ay nagahari sa iyong trono, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita na siya naming patnubay sa pang-araw-araw. Salamat, Panginoon, sa taong ito, and thank you, O Lord, sa mga tatanggapin pa namin buhat sa iyong mahabaging trono. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng hawakan ng aming mga kamay, ang aming mga hanap buhay, pagpalain mo po at palaguin ang lahat, Panginoon, upang kami ay makapaglingkod pa ng mas maigi sa iyong kaharian. Panginoon, i-bless mo po ang aming mga anak. I-bless mo po, Panginoong Diyos, ang lahat sa buhay namin sa ikapupuri ng banal mong pangalan. Lord, thank you sa future. Thank you sa tinanggap namin sa iyo sa araw na to. And we bless your holy name, Father God. In Jesus' name we pray. Amen.